Hello mga kaibigan, at nandito na naman po tayo ngayon sa ating kwento, at ang ating kwento ngayon ay pinakamagatang ang doktor. May isang pediatrician sa bayan na mayroong klinika sa tabi ng kanilang bahay kung saan lahat ng kanyang mga pasyente ay bibisitahin anumang oras ng araw. Isa itong mahusay na pediatrician at kilalang personalidad sa kanilang bayan. Pangunahin dahil karamihan sa kanyang mga kapitbahay ay nagdadala ng kanilang mga anak upang maipa-check up o kung sila ay nagkakasakit man. Kaso, ang mga anak ng mga driver ng tricycle sa kanilang lugar ay bawal na pasyente. Hindi siya tumatanggap ng mga mahihirap na pasyente. Kaya lang, nagbago ito isang araw. Nung may isang may edad na babae kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak na dumating sa klinika ni Dr. Kamat, hindi ang kanyang tunay na pangalan. "Dok, tulungan niyo naman po ang anak ko. Kung kani-kaninong doktor na kami kumukonsulta, hindi alam ang sakit ng anak ko. Dok, maaring mangyari, tulungan niyo kami." Sigaw ni Mrs. April, hindi kanyang tunay na pangalan. "Ano po bang pakiramdam ng anak niyo? Maari bang sabihin ang sintomas?" tanong ni Dr. Kamat. "Wala naman pong sumasakit sa kanya, Dok. O di kaya lagnat man lang. Pero bigla-bigla na lang siyang nagdidiliryo at tumitirik ang kanyang mga mata." Inutusan ni Dr. Reyes na ang bata na humiga sa kama sa loob ng examination room. "Mukhang normal naman lahat ng vital signs niya. At mukhang malusog naman siya. Ano kayang diferensya? Ano kayang problema dito?" tanong niya sa sarili niya. Habang sinusuri ni Dr. Kamat ang bata, ay bigla na lang itong nagsisigaw at nagwawala. "Ayoko na po! Tama na po!" sabi niya. Dahil dito, kinakailangang hawakan ni Dr. Kamat ang bata upang matigil sa kanyang pagwawala at pagsisigaw. Pero pagkalipas ng 5 minuto, nung suriin ni Dr. Kamat ang bata, ay wala nang tibok ang kanyang puso, pati pulso wala na rin. Ang batang lalaki ay namatay. Nagulat si Dr. Kamat sa nangyaring to. Hindi niya alam kung anong nangyari at kung anong sasabihin sa nanay ng batang lalaki. "Ikinalakalungkot kong sabihin sa iyo na patay na po ang iyong anak. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Ilang sandali lang siya ay normal. Pagkatapos ay bigla na lang siyang nanginig at biglang nawalan na lang ng ulirat. Pagkaraan ng 1 minuto ay pumanaw na siya. Nang sunuriin ko siya, hindi na siya humihinga." "Ano? Pinatay mo siya? Pinatay mo siya? Ano nangyari sa aking anak? Anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo siya! Pinatay mo siya!" Dahil sa kaguluwang yon, nakaagaw ng atensyon ang pagsisigaw ni Mrs. April. Ang mga ibang pasyente na naroon at ang kanyang mga staff ay pumasok at narinig lahat-lahat ang kanilang pinag-uusapan. Sobrang galit na sinugod ni Mrs. April si Dr. Kamat at bigla niya itong pinagkakalmot na lang. Pinipigilan naman siya ni Dr. Kamat, kaya lang patuloy pa rin sa pagwawala at pagsisigaw itong si Mrs. April. Hindi mapigil ang sarili, nasaktan si Dr. Kamat. Dahil doon, pumasok na rin ang mga gwardiya at pinigil at inilayo si Mrs. April kay Dr. Kamat. Habang binitbit ng mga gwardiya itong si Mrs. April palabas ng klinika, ay patuloy pa rin sa pagsisigaw itong si Mrs. April. "Magbabayad ka, Doc. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Pinatay mo ang aking anak. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan!" Nang mailabas ng klinika itong si Mrs. April, naiwan naman na nalilito at naguguluhan itong si Dr. Kamat. Hindi niya maintindihan sa sarili niya. Sa tagal-tagal niyang bilang doktor, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kaso ng sakit. Hindi niya malaman kung paano namatay yung bata. Sapagkat kanina, normal pa lang ang bata, nung magsigaw-sigaw ito at magwala, ay bigla naman itong nawala ng ulirat pagkaraan lamang ng 5 minuto. Bigla na lamang namatay ang bata pagkaraan ng 5 minuto. Naging malaking palaisipan yung kay Dr. Kamat. Kung kani-kanino siya sumangguni at kung saan-saan na siya nagsaliksik tungkol dito, ay hindi pa rin niya
mahanap ang kasagutan. Dahil dito, nag-umpisa na siyang mawalan ng gana. Hindi niya ito nakakakain at halos wala na itong gana pang magtrabaho. Palagi na rin lang itong tulala, tahimik at walang imik. Hindi na nga ito masyadong lumalabas ng bahay. Minsan pa nga, hindi na rin siya pumapasok sa trabaho. Dahil doon, nakukonsensya si Dr. Kamat sa kanyang nagawa. Hindi niya malaman kung kapabayaan pa yon o kawalan ng kakayahan para gamutin ang batang may sakit. Hanggang sa isang araw, habang natutulog siya sa supa, ay bigla itong napasigaw na lang. Hindi! Hindi ko kasalanan! Wala akong ginawang masama! Wala akong kasalanan! Paulit-ulit na sigaw ni Dr. Kamat. Ginising siya ng kanyang asawa at tinanong, "Anong nangyari sa'yo? Ba't ka ba sigaw ng sigaw?" Tanong niya. Nang ibigay sa kanya isang basong tubig, nanginginig pa ang kanyang kamay. "Nanaginip ako. Nakita ko ang bata noong humihingi ng tulong. Maya-maya, dinuduro niya ako at sinasabing ako daw ang pumatay sa kanya. Hindi ko siya matignan ng diretso sapagkat para nanlilisik ang kanyang mga mata." Lumipas ang mga araw, ang doktor ay patuloy pa rin nananaginip at binabangungot. Paulit-ulit niyang napapanaginipan ang batang lalaki na kanya daw pinatay. Minsan, nagising siya at may narinig siyang umiiyak. Hindi siya makalingon dahil sa takot na baka makita niya ang batang lalaki na umiiyak. Sinubukan niyang huwag itong pansinin. Subalit, kahit anong iwas ni Dr. Kamat ay hindi pa rin niya kayang iwasan ang pananalasa ng batang multo. Palagi niya itong dinadalo sa kanyang panaginip at lagi niya itong pinagbabantaan at pinagbibintangang pumatay sa kanya. Subalit itong si Dr. Kamat ay patuloy na sumisigaw na hindi niya ito sinasadya at wala itong kasalanan. Minsan pa nga, itong batang lalaki, nakikita rin niya na nakatayo sa kanyang harapan o di kaya'y nakaupo sa kanilang supa. Halos gabi-gabi ay dinadalaw itong si Dr. Kamat ng masamang panaginip. At madalas, pinagmumultuhan siya ng batang lalaki. Dahil doon, nawalan na siya ng ganang kumain at halos wala na itong tulog sa gabi. Dahil dito, nagsimula ng mamayat itong si Dr. Kamat. Dahil doon, isinara na niya ang kanyang klinika at sila at kanyang pamilya ay lumipat sa ibang lugar. Walang nakakaalam kung anong nangyari kay Ginang Ipwel. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang totoong nangyari sa kanyang maliit na batang lalaking anak. Lumipas ang maraming taon, nabalitaan na lang nilang nabaliw itong si Dr. Kamat sapagkat palagi raw niya itong isinisigaw na wala akong kasalanan, wala akong ginawang masama. Paulit-ulit daw niya itong isinisigaw sapagkat mayroon daw isang batang lalaking nagpapakita sa kanya gabi-gabi at lagi siyang kinukonsyensya nito. Lumipas ang maraming taon, nabalitaan na lang itong si Dr. Kamat ay tinakasan na ng katinuan at nabaliw na ito ng tuluyan. Dinala na ito sa isang mental hospital sapagkat lagi raw itong sumisigaw ng "Hindi! Wala akong kasalanan! Wala akong ginawang masama sa inyo!" Paulit-ulit daw niya itong isinisigaw. Palagi raw siyang dinadalaw ng batang lalaki sa kanyang panaginip at siya'y laging pinagbibintangan na siyang pumatay sa kanya. Magpahanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung anong misteryo ang dahilan kung bakit namatay ang batang lalaking anak ni Ginang Ipwel. At magpahanggang ngayon ay nanatiling nasa mental hospital itong si Dr. Kamat. Ayun sa mga kapitbahay ni Dr. Kamat, doon daw sa kanilang bahay kung saan nakatayo ang kanyang dating klinika ay madalas may nagpapakita daw na batang lalaki na umiiyak
o minsan sumisigaw na. Tama na po! Hindi ko na po kaya! Thank you for watching. Please subscribe to my channel, and for more ghost and horror stories, please join the True Creepy Philippines Stories Facebook group. Thank you.